ama ay ang haligi ng tahanan at sa ating kwento ngayon, ipinakita ng isang ama kung gaano siya katatag para sa kanyang anak kahit ikakapahamak niya pa. Welcome back to Marvelous Facts, kung saan matutunghayan nyo ang mga iba't ibang klaseng kwento na maaaring mong kapulutan ng aral o kaalaman. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Ang pagmamahal ni George Pickering II sa kanyang anak na si George Pickering III ay walang katumbas. Masaya ang pamumuhay nila hanggang sa isang araw ang kanyang anak ay nagkasakit at sinubok ng pagkakataon. Noong January 2015, isinugod ang kanyang anak sa Tumble Regional Medical Center. Labis ang kanilang pag-aalala sapagkat ang anak nila ay mayroon ng history of seizures at noong araw na yon ay inatake siya ng massive stroke. Mabilis inaksyonan ng mga doktor at nurse at agad naman itong inilagay sa critical care unit at nilagyan ng mga life supports na kung saan mas lalong nag-alala ang kanyang ama. Sa ilang oras nilang pag-aantay, kinausap sila ng doktor na ang utak ng kanilang anak ay hindi na nagre-response. Kinabahan lalo ang dati niyang asawa at isa pa niyang anak, ngunit ang pagkabalisa at pangamba ng kanilang ama ay labis na inaalala din nila dahil hindi na ito mapalagay. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso nila nang sabihin ng doktor na kailangan nang gawin ang terminal wean o yung dahan-dahang pagtanggal ng life support nito. At sa katunayan, isa sa mga hospital staff ay may kinausap ng organ donation organization upang makipagkasundo na doon ibibigay ang mga organ ni George. Nang narinig ito ng kanilang ama, parang puminting ang tenga niya sa galit dahil tila nagmamadali ang mga doktor. Alam niyang nakainom siya ng araw na iyon ngunit alam niya din ang kanyang ginagawa at siya'y naniniwala na may buhay pang natitira sa kanyang anak. May pag-asa pa kaya ipinaglalaban niya ito hanggang kamatayan. Nagulat ang lahat ng maglabas ito ng baril at napuno ng tensyon ang buong silid. Panandalian hindi makapagsalita ang mga doktor at nurse nang isa-isa niyang itinutok ang baril sa kanila. Maya-maya, tumawag ang isang staff ng ospital sa 911 at agad naman itong rumisponde. Maayos at malumanay, pinapababa ng mga pulis ang baril ni George. Ngunit ayaw nitong makinig basta. Ang alam niya lang, ayaw niyang ipatanggal ang life support ng kanyang anak. Ang isa niya pang anak ay umaksyon na din at agad nitong kinuha ang baril sa kanyang ama. Ngunit hindi pa din ito malapitan ng mga pulis sapagkat sinabi nito na meron pa siyang isang baril. Agad niyang pinuntahan ang kanyang anak na nakaratay at isinara ang kurtina. Ang SWAT team ay patuloy pa din sa pakikipagnegosyasyon kay George. Makalipas ang 3 oras, ang mga pulis ay gumamit na ng robot upang hawiin ang kurtina kung nasaan ang mag-ama. Nakahanda ng gamitan ng puwersa ng mga pulis si George. Ngunit nagmamatigas pa rin ito at ayaw palapitan ang anak at biglang nagulat siya sa mga sumunod na eksena. Ang kanyang anak na si George ay pinisil ang kanyang ama ng 3 beses. Na tila gusto nang ipatigil nito ang kanyang ginagawa. Nang mga sandaling iyon, ang matigas na si George ay unti-unting lumambot at mapayapang sumuko na lang. Ang SWAT team ay may kasamang doktor na siyang tinignan ang kalagayan ng kanyang anak at napag-alamanan nilang hindi naman pala talaga brain dead ito. Dahil may eye contact at nasusundan nito ang mga ipinapagawa ng doktor. At dahil doon, unti-unti na itong kumaling. Obligasyon ng magulang na protektahan ang kanyang anak sa lahat ng pagkakataon, kung saan ganoon din ang ginawa ng kanyang ama na si George. Subalit, sa kabila ng pagdepensa ni George sa kanyang anak ay nakulong pa rin siya, ngunit isang kaso ang nadismiss at isa naman ay ipinababa ang parusa. Di nagtagal, lumaya na ang kanyang ama at ayon sa kanyang anak, ang importante ay buhay siya. At kapiling niya nang muli ang kanyang mahal na ama. Sa ngayon, ipinagpatuloy nila ang kanilang electrical engineering business. Para sa inyo, tama ba ang ginawa ng kanilang padre di pamilya o hindi?